Yamaha trigger to guys. So guys, ito na yung Yamaha R3. Allen. Allen, ayun. Sir Allen. Mail kayo sa anniversary edition. Ito yung Aerox dito. Hey, what's up mga katingin? So ito na yung ating 60th anniversary World GP edition na R3. First ride natin to kasi iba nagdrive na ito nung inuwi natin. So malapit dito guys, naka-Rapovich. Full system, legit yan. And marami pang ibang mga parts. May steering damper. Tapos meron tong racing boy na brake master. So ito na first start and first ride. Mababa yung clip on niya. Yun. Napansin ko sa kanya siguro dapat ito. Ibaba pa ng konti. Kulang pa sa hatak dito. First ride sa R3, Yamaha R3, woo! Ang ingay. Ganun talaga mga smaller displacement eh. Mas may ingay. Pero solid yung solid yung tunog ng Acra. Ay, may wire. Napaka-iingay, grabe. Pero amazingly, hindi siya ma-vibrate, no? Galing. Ayan guys, so ito ang ating first ever test ride sa Yamaha R3 natin. Dahil iba yung nag-uwi nung nakaraan eh, tropa natin nag-uwi. Eh, nakakatuwa yung footpeg niya, naka-re-reset na siya. Pero actually, footpeg riser, para na siyang re-reset. So nakagandahan guys ng mga smaller displacement na sport bike. Pero una-una, mababa yung seat height, pangalawa, magaan. Na pwedeng-pwede mo siyang gamitin sa commuting, kung daily ride. Hindi siya mahirap sa traffic. Sobrang flat foot na pa ako pag isa lang yung nakaapa ko. Medyo nakayuko tayo rito, kasi mababa yung clip on niya. Napaka-ingay, grabe. Dahil naka riser footpeg guys, yung shifter mo stock pa din, hindi yung apektado yung quality ng shifter. Misa kasi pag na-rear set na yung shifter matigas. Sobrang piki ng makina. So ang RPM niya guys hanggang 12,000. Solido, tagal ang high RPM siya. Ganda yung brake feel nung racing boy na brake master. Ang maganda lagi dito, kulang na lang nito racing ECU tsaka quick shifter. Putik, napaka-iingay. Parang dalawang rider na sabay nagkakarera. Sa ulo guys, kailangan yata rito, naka-earplugs. Parang lahat ng kala, kinakarera mo sila. So, sa mga nagtatanong kung mayroon ba nakikita, may silbi ba yung winglet mirror na yan, meron. May nakikita naman ako kahit pa paano. Ngayon ko lang na-realize may difference pala yan. Ang pinaka problema ko lang ngayon, yung boses ko, di ko naririnig guys. Sobra ingay. Solido, grabe. For the win, Akrapovich, for the win. Parang lahat kinakarera mo dito. Pag pumino na eh, no?
nag MotoGP. Kaya naman, maraming matitrigger sa'yo dito. Sobrang ingay. Nakaka-trigger to, guys. Ganda nga ng riding position niya. Mas aggressive talaga to kasi sa Ninja 400. So yun yung reason, guys, kung bakit maraming nag-R3 pa despite na merong Ninja 400 na mas malakas. Mas malakas ang torque, mas malakas ang makina. Ano, Ninja 400 oh. Sa likod natin, Ninja 400. Habulin. May power nyo, guys, di naman nalalayo sa Ninja 400. Pero sa handling daw, ah, sabi nila, based sa research ko, sa handling, dito panalo si R3. Dahil unang-una yung suspension niya, naka upside down front fork suspension siya. Enjoyment na nabibigyan mo yung motor mo sa God. Diba? Ang iingay talaga. So narinig ko lang yung boses ko kapag mga ganitong slow moving traffic. Maganda yung tunog niya pag pumipino na yung makina, pag high RPM na. Ayun pala sa mga nagtatanong kung bakit tayo bumili ng Yamaha R3. Gusto ko makapaglaro, makapag-practice sa small track. Gusto ko makasubok sa mga Carmona, sa small track ng Clark. Maganda ng R3, guys, pwede ka sa small track, pwede ka sa big track. So 2-in-1. So yun yung gusto natin ma-experience kaya tayo nag R3. So next time isipin ko kung magpapalit ako ng Racing Boy adjustable rear set. Ano pa ba? Eraser, Racing ECU. Maganda yung pagka-tune ng suspension niya. Gusto ko. Gusto ko siya. Planted na planted eh. Walang backfire oh. Ganda ng pagkatono. Ay, hindi pala kailangan tanggalin yung susi. Ito wala kagandaan dito. Naka ano siya, quick release. Quick release na fuel cap. Ayun. Racing fuel cap. So racing. Napaka lightweight oh. So purpose niyan para mabilis kang makapag-fuel at lightweight. Ang galing nga, eksakto. Ayun. Thank you. Ang galing ah. Paano binabalik to? Ayun. Okay. Ano natin to. Alright, so ilan ang pinarga natin? 8 liters. Yun. Alright. Grabe, no? So yung kagandaan ng smaller displacement, kaya mong sagarin eh. Rin, guys. Diba? Not bad. May sarili siyang tunog eh. No, para sa akin, malapit siya sa tunog ng crossplane eh. Para siyang baby crossplane ganun. Gumaganda yung tunog niya pag high RPM na. So yun, guys. Abangan nyo yung mga track days natin. Small track. Dadali natin sa mga small track. Tapos papalitan natin ng bagong gulong. So check natin yung Arapo Beach car. Legit Arapo Beach exhaust.
ulit guys. Thanks.